Okay, sound check, test mic, test mic. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At bago po natin pag-usapan ng mga top trending stocks sa araw na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at pakipress na rin po si all button para palagi po kayo ma-update at manonotify sa mga bagong videos na i-upload natin about sa stock market and syempre sa cryptocurrency. So please like, share and subscribe. So, let's start, no? Ayan. So, unahin natin si dito, guys. So, bali, punta tayo sa weekly chart. Ayan. So, punta tayo dito. At mag-update lang po tayo, no? So, based dito sa ating weekly chart. So, medyo mahaba pa rin yung week, no? Diba? So, mahaba pa rin yung week sa may taas. And siya ay nag-stop dito. Okay, sa ating extension line, which is around, ano ba ito, 12.65 ba? Or 12.7. Okay, so resistance to guys. No? So we have here the resistance. Tapos meron tayong confluence sa ating trend line. Ano? Ito si black line guys. So, i-trace out natin yan. So, pagka na-trace out natin yan, so, medyo mahirap kasing scroll dito eh. So, trace natin. So, trend line po yan guys, no? And kay dito. O, diba? So, trend line yan guys, no? So, dun po siya nag-stop. So, base po dito, we have here series of touches since 1996, no? So, we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapos, ayun. Okay, so, malapit dun sa may 13 pesos. And at the same time, so, nabura po kasi drawing natin, eh. So, eto naman yung isa, no? Oh, ayan. So, tignan natin kung makakapanik, no? Ayan, kasi resistance na eh. Base po dito sa ating weekly chart. Ayan, pero hindi pa naman tapos si weekly chart, ano? Ayan, kasi meron pa tayo. Bukas, eh, Friday. Ayan. So, punta tayo sa may daily chart. So, check natin dito, guys, no? So, base dito, so we have a retest. So sabi natin kahapon possible siya ay mag-retest sa may baba. Okay, so nag-drawing po tayo dito ng trend line, which is around 10.96 pesos, ano? Ayun, so na-hit naman po guys, 'di ba? So binuhusan dito tapos boom, no? So isang push pa ulit papataas. Then so sa part na to guys, so medyo nahirapan dito, no? Ayun, so may resistance nga natin, which is around sa 12.8 pesos. Ayan. So resistance po ito, no? So bali bukas, since Friday, no? So tingnan po natin, pagka nakapanik to, so ang possible target price natin is here, no? Sa 13.78 pesos. Ayan, so base po yan sa ating extension line. Diyan guys, no? Which is around, ayan nga sa 13.8, okay sabihin natin. Okay, so let's see kung makakapanik. Pero since siya ay nasa resistance, so if ever na hindi siya matulak papataas, so syempre yung support natin dito is around, eto. Sa 11.85 pesos. Dito po guys. Ayan. So ito po yung support natin. No, first support kay dito. So if ever na di siya makakapanik, upside, no? No, ayan. So tingnan natin guys kung makakapanik. Tapos, okay, sa moving average naman, so malayo pa rin eh. Diba? So 50, tapos 100, tapos 200.
So still intact pa naman din, ano? Tapos kay Cloud, so medyo flat kasi wala pa siyang higher high, no? So flat si lower and upper Cloud. Ayan. So what about naman sa mga indicators? So i-check natin, guys. Check. So binuhusan tapos medyo nag-bounce, ano? Pero still siya ay nasa overbought area, no? 'Di ba? So bali dito yung support natin is hindi pa rin naman natatouch, pero so pagka nag-adjust kasi tayo, so medyo nauntog naman na ron, ano? So deburahin natin. Tapos i-ano natin ulit. Redraw natin, ano? So pwede tayong mag-adjust ng konti, eh. No, di ba? So medyo nag-bounce. Eh, pero tingnan natin kung siya ba ay sustainable. So yung resistance natin dito, kung magdadagdag tayo, okay, sa ating RSI, so possible dito. Ayan, ano? So tingnan natin kung magbabounce. So siya ay medyo ano pa lang, eh. Nag-flip pa lang, no? Kaya there's a possibility pa rin na buhusan niya pagka ganyan. No? Ayan, tapos meron ba tayong trend line? So just in case na meron, ano? Okay. So parang meron nga, guys. So we have here one. Okay, tapos shake out sa part na to, no? So body 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So pagka po nabasag yan, pwede sell off tayo, guys, for sure, no? Kasi trend to, eh. So trend is our friend, no? Tapos kay MACD, lower highs dito sa may histogram. So be cautious, ano? Okay. Lower highs. Tapos, so sa volume naman, okay, so medyo nag-flip naman papataas, no? Ayan, pero dapat dito sa volume is mag-reheat siya ng higher high. Ayan. So, tingnan natin bukas. Okay. So, dito po. Ayan. So, save natin yan. So, what's next? Okay, tingnan natin mamaya. Ayan. So, wala kasi ko listahan ng mga top trending. Okay. So, i-check natin dito. So, ang next na trending is ASEN. ASEN. So, check natin. Sa ASEN. Oops. Mukhang sell off. OE. So, base po dito. Pwede, balik tayo dito sa may ano yan. Sa macro view. Diba? So, meron po tayong trend line since March. Okay. So, paulit-ulit natin sinasabi. No? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay. So, bali ngayon, kung titignan natin yung ating chart, so, siya ay nag-print out ng spinning top sa baba. O, diba? Spinning top, guys. So, bali sabi natin, this is a support, no? Okay, around here, sa 9 pesos. Okay, sabi natin, eh. Since siya ay nasa support, pero still possible pa rin kasi malaglag to, eh. So pagka ganyan, ano? So next support natin dyan, pagka hindi nag-hold, so dito na po, guys, which is around 7.95 pesos. Ayan, so pagka po hindi nag-hold, hindi, dito yan, ano? So retest possible. Ayan. So tingnan natin. So kung siya naman ay mag-hold, edi dapat dito lang siya. Ayan. So sa part na yun, ano? So tingnan natin kung magbabounce. Bali, pwede nating ma-hit to. Ito, ano? Ayan. So pwede nating ma-hit to. Si 9.55 pesos. Ayan. So resistance to, no? Si 9.55, tapos yung current support niya is 9 pesos, tapos so kung siya ay malalaglag, okay, so possible dito, no? Sa 7.9 pesos. Diyan.
Okay. So, sa moving average, nasaan na nawala? Ayun, sa baba. Okay, so okay pa naman. 100, okay pa rin. 200, still looking good pa naman. Looks good, okay. Tapos, kay Cloud. So, medyo flat dapat siyan. Okay, so flat. Ayan, kasi nga sideways, no? So, flat, see lower and upper. So, what about naman sa mga indicators? So, i-check natin ano sa RSI. So, dito po sabi natin kahapon, so meron tayong trend line, ano? Diba? So, trend is our friend. So, base po dito, uulitin natin ulit. Kasi trend line to eh. Since no March 1, 2, 3, 4, 5, and possible nga dito, 6. Okay? So, since siya ay nasa support sa ating price action, so, para ma-hit natin tong si trend line, so, we need one more sell-off, no? Ayan, sa may price action. So, there's a possibility pa rin na siya ay buhusan kasi wala pa siya sa may trend line natin dito sa RSI, no? Ayan. So, kay MACD naman, so, medyo nag-flip na pababa, no? Si MACD line, so, very obvious. Ito, si blue line. Okay? Tapos, sa ating histogram, series of lower highs, no? So, base po dito kay MACD, sa ASEAN is bearish, no? Ayan. Tapos, sa volume, okay, wala pa tayong bounce. So, bali support natin dito sa ating volume is here. Okay, so wala pa tayong support sa part na to, no? Pero tignan natin kung magbabounce nga. Ayan. So, save natin to. Save. Ayan, okay na. Tagal. Paikot-ikot siya, yun. Ayan, okay na. So, next po natin is si APL. So, check natin to sa APL, guys. Apoldo. Okay. So, dito po sa may price action natin. So, check natin sa weekly chart, guys, para mas okay. Okay, so fresh breakout nga to kasi, di ba? Super bullish. So, let's go back sa daily, no? Sa daily chart. Ayan. So, nag-check lang po tayo. So, bali dito, guys. Okay. So, possible. This is a retest, no? So, ang ating all-time high kay APL is here, which is around 0.2, no? 0.2, guys. Ayan. So, possible po siya ay mag-retest bukas or siya ay mag-print out ng new all-time high, no? Okay, so tingnan natin. So tama ba? New all-time high nga ba? Ayan, so ulyanin kasi ito eh. New all-time high nga ba to? Oo nga. So correct. So possible ano? Siya ay mag-retest or kung talagang bullish, so siya ay magpiprint out ulit ng another new all-time high. No? Ayan. So, bali dito, yung support natin is, ayun. So, kita na guys, no? So, dito siya nag-hold. Ayan, which is around 0 point, ano ba to? 0.17, no? Okay, around here. Ayan, sa part na to. So, support yan guys, kay APL. Tapos, sa moving average, 50. Saan yung 50? Medyo malayo, no? Super bullish eh. 50, tapos 100. Still intact pa naman din, ano? Okay, 50, 100. And si 200 as well. So, okay pa naman. Ayan. So, no problem. So, dito naman kay Cloud. So, flat pa rin. Kasi wala pa siyang higher high, no? So, flat pa rin si lower and upper Cloud. Upper, flat, and si lower, flat din.
So what about naman sa ating RSI? So check natin guys. So base dito, okay. So almost na sa ano na ba ito? 96. So this is very dangerous, no? So 96 na guys, eh, oh. Or 97, ano? So kung tataas pa yan, eh de bonus na, no? Bonus na lang siguro. Ayan. Kasi wala pa siyang sell off dito since nung siya ay nag-breakout dito sa may triple top pattern natin. Ayan, so ito yung triple top eh. 1, 2, and 3. Triple touches, no? Ayan. So, tingnan pa natin kung siya ay talagang ano pa. Talagang tataas pa guys, no? So, overbought na yun. 97 na guys eh. Okay, tapos ala pang pullback, no? Ayan. So, tignan pa rin natin kasi there's a possibility pa rin naman eh. Ayan. So, dito naman sa histogram. So, sa ating, ano, MACD. So, higher highs pa rin. Okay. Tapos, si MACD line and signal line is nagda-diverge. Okay. So, wala pa naman dito, ano, no? Sinyalis na siya ay bearish. Tapos, sa volume, okay, wala pa rin. So, sa part na to, no? So, be careful, guys. Dahil wala pa tayo ditong sell-off. Ayan, sa may volume, ano? So, hindi pa siya bumabaluktot since nung December, no? Ayan. So, tignan natin, guys, kung hanggang saan yung marireach na to. Ayan, APL na. So, save natin. Save. Let's wait na siya ay mag-save. Ayan. So, medyo matagal. Okay na. So, next natin kay APL is si MM. So, check natin to. Ay. MM nga ba? Nakalimutan ko. Kababasa ko lang eh. APL, ayun, MM nga. Taba. Correct. MM. So, check natin to si MM. Okay. So, based dito sa ating chart. Wow. So, we have here. So, nag-hold siya, no? Ayan, sa may first, ano natin, trend line. So, meron tayo ditong two trend lines. So, siya po ay nag-hold si MM, ano? Sa first trend line natin sa may taas. So, first, second touch, and third, and fourth. No, diba? So, bali dito, kung tayo ay mag-zoom. So, i-zoom natin yan, no? Diba? So, possible. So, this pattern is bullish, ano ba ito? Bullish harami, ano? Ayan. So, bullish harami yan, guys. So, possible pagka ganyan is reversal, no? O, tapos, siya ay nag-hold sa may trend line natin and as well sa ating horizontal support. Ah, diba? Ayan. So, there's a chance na siya ay magbabounce. Ayan. So, pero tignan pa rin natin ano yung sentiment ng market. So, kung bubuwasan yan, so, ang next support natin is here sa 6.7 pesos, which is around here. Tapos, yung support natin dito, 7.3 pesos, which is around here. Ayan. So, sa ating moving averages, let's start with 50. So, medyo malayo, ano? Diba? Malayo, tapos 100. So, still intact pa naman din. 50, 100, okay? 200. Ayan, so, hindi siya visible dito kay MM. So, let's hide first. Tapos, how about kay Cloud? So, kay Cloud, flat, no? Ayan, kasi wala pa naman siya ditong higher high sa may price action. So, that's why si Cloud is nag-print out ng flat line, ano? Ayan, no? Si upper and lower Cloud. Tapos, sa RSI naman natin, so medyo nag-flip pataas, pero tignan natin kasi resistance to eh.
No? So, tignan po natin kung makakapanik. Bakit? Kasi resistance to, guys. Resistance yan. So, pagka hindi siya nakapanik, boom, sell off tayo dito kay MM, no? Ayan. Tapos, kay MACD. So, kay MACD naman, so, bullish pa rin naman, ano? Ayan. Tapos, sa histogram, higher high pa rin. E, sa volume. So, sa volume, guys, kung titignan natin, okay, so nag-bounce dito sa may support na sinabi natin kahapon, di ba? Strong support pa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7. Okay, yan. So, tignan natin kung siya ay tataas na, no? Ayan si volume. So, still sideways pa rin eh, di ba? So, nag-bounce lang po sa may support natin. Okay. So, isave natin yan. Tapos yung next is ano ba? So pare-pares lang kasi ng mga trending eh, no? Ng mga trending stocks. So wait lang. Ayan, okay na. So next po kay MM is eto si PHA. So PHA naman. Okay. PHA. So, meron pa rin po tayo dito ang trend line, ano? So, bali sa part na to, possible, siya ay mag-retest dito. Which is around sa 1.5 pesos. Diba? Kasi ano to, channel to eh. Uptrend channel, okay? So, this channel started eto. So, let's see dito na lang guys, ano? Noong October. So, bali yung ating trend line sa may taas or okay, pwede natin sabihin na diagonal resistance, ano? So, we have 1, 2, tapos 3. So, bali sa part na to, pwede pa siyang mauntog dito sa 1.5 pesos. Ayan. So, pagka po nag-breakout, wow, no? Super bullish yan. Ayan. So, tignan natin kung makakapanik or retest lang bukas, no? Tapos, so, just in case nabuhusan yan, since ano nga to, trend line or channel, so yung ating magiging support is here, no? Sa 1.25 pesos. Diyan, around here, no? Tapos pwede pa rin buusan naman dito, okay, sa part na to. Sa 1.15. So let's say dito, no? Ayan. So, check natin mamaya kung merong bearish divergence pattern, no? Si PHA. So, let's start with 50. Okay, sa moving average natin, 50, tapos 100. So, okay pa din naman, ano? 50, 100, tapos 200. Ayan. How about naman kay Cloud? So, okay, Cloud, so flat. Kasi wala pa nga siyang higher high, no? Sa may price action. Sideways pa rin. Flat, flat. Tapos, okay, so sa ating RSI, so nag-breakout po guys, ano? So tignan natin kung fake out to or real breakout, no? So meron po tayo dito ng trend line, 1, 2, 3, and 4 touches, tapos boom. So nag-breakout dito, ano? Ayan, so let's see kung siya ay masusustain since siya ay nasa overbought, no? So bullish yan pag ganyan. Tapos dito naman kay MACD, oops, wait lang pala. O yan, so same lang din pala. No? So dito naman kay MACD, higher high pa rin. Okay, higher high sa ating histogram, tapos papataas pa rin si MACD line. O, diba? So bullish pa rin dito, no? Sa ating MACD. How about sa volume? So, nag-bounce po sa sinabi nating support. Diba? So, we have here a bounce. Ayan, kasi support to eh. So, tignan natin kung siya ay magpiprint out bukas ng another higher high, no? So, possible mag-retest na dito yan. So, tignan natin bukas, no? Ito si PHA. So, save natin.
Okay, so medyo matagal talaga mag-save, di ba? Super tagal. Okay. Ayun, okay na. So next po natin si Tech. Si Rotech. No? So check natin to Tech. So welcome back si Rotech sa top trending stocks. Super tagal ng ano na to, no? So hindi pinapansin. So nilalangaw na. So ngayon lang po napansin, guys, no? Ito, si Rotech. So base po dito sa ating daily chart. Okay, so meron po tayo ditong triangle pattern, ano? Di ba? So burahin na natin tong isa pang ano, line. So base dito, so we have a retest, no? Sa may taas. Di ba? So we have here one, okay? Tapos okay, so overshoot to, guys, ano? Fake out. Okay, sa may taas. So bali 2, 3, 4, tapos 5 and 6. So bukas po tingnan natin kung magbe-breakout dito si Tech, no? Ayan, sa may trend line natin. Downtrend line, guys. Ayan. So burahin na natin 'to. Ayan. So bali yung resistance natin. So syempre yung price, ano? So saan yung kanyang resistance diyan? Hindi, hanapin natin. Super simple. Hanapin, ano? Pagka nawawala. Okay, so possible dito. Mag-extend pa tayo ng konti. Ayan. So possible sa may 7.7, ano? Yung ating horizontal resistance. Dito po yan kay Tech. Ayan. So we have 1, okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. So tingnan natin kung makakapanik, guys, ano? O, ayan. Tapos yung next resistance, so dito po kay Tech. So just in case na siya ay mag-breakout sa ating horizontal resistance and as well sa ating downtrend line. So ang next resistance natin dito is here. So possible po dito, guys. Diyan, ano, no? So dito po 'yan sa may 8.35 pesos. Series of touches, eh. 'Di ba? Resistance 'yan, guys, pag ganun. So we have 1, okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ang dami, 8, 9. Ang dami, guys. Ayun, no? 'Di ba? Ayan. Tapos yung support, guys. So since siya ay nasa resistance, what is the bearish perspective? Eh, dapat malaman natin yung support, no? So dito po kay Tech, so ang support niya is here. So possible dito, guys. Support dyan, ano? Okay, which is around 7 pesos. Dyan. Support. So tignan natin kung magbe-breakout, no? Tapos sa moving average 50. Okay, so we have a nice bounce, no? A 50 day. So very obvious naman, ano? Right here, bounce. Tapos kay 100. Okay, so nag-bounce din dito, guys. Ayan. How about naman kay 200 day? 200 day moving average. So we have here the breakout. So sana po this time is masustain na siya, no? Ngayon sa may taas ng 200 day moving average. Tapos kung titignan natin, so si red line, eto, guys. So si red line is 200 dyan, 200 moving average. And si blue line is si 50 day moving average. So malapit na po siyang magkaroon ng golden cross. 'Di ba? So si 50 and si 200 is nagko-converge. So this is a good sign kay Tech, no? And kasi nagko-converge yung dalawang moving average. Ayan. Tapos kay Cloud. So, i-check po natin si Cloud. So, medyo
sideways pa rin, ano? Diba? Ayan. So, dito naman po sa ating RSI. So, medyo minamalat. Okay. Ayan. So, excuse. At medyo minamalat. So, dito naman. So, meron ba tayong trend? So, hindi pa naman siya real trend, no? Kasi 2 touches pa lang, eh. Diba? So, we have here 1 and 2. So, tentative pa lang po yan, no? E sa baba. E sa baba, meron. Meron. Ayan, no? So, we have here 1, okay? 2, 3, 4, 5, and 6. 6 touches. Ayan. Tapos, dito... And kasi kung titignan natin, parang resistance to guys eh. Kay RSI eh, no? Ayan, no? Series of touches. So, tingnan po natin kung makakapanik. Ayan, sa may resistance natin. Okay, so nabura. Ayan. Okay, tapos, okay, sa MACD natin. So, medyo nag-flip na, pero... Okay, so tingnan natin ano, kung siya ay magkakaroon ng crossover dito. Ayan, kay MACD. So, possible lang. Tapos sa histogram natin, so nag-print out na po ng higher low. So this is a good sign. Pero take note, si MACD po is laging indicator yan. No? So hindi po natin pwedeng sabihin na pagka siya ay nag-crossover is bullish na talaga. No? So minsan kasi fake out or minsan shake out pa nga. No? Ayan. Tapos sa volume, so we have here double bottom, ano? Right? So we have here the first, okay, first, tapos second, then bounce hard, diba? So tingnan natin. Ayan. Save natin. Save, save. Okay, katagal mag-save. Paikot-ikot lang. Si PLDT. Ayan. Okay na. So, next naman po natin is AR. So, trending pa rin to, no? AR. So, check natin si AR, guys. AR. AR. Okay. So, check natin, guys. AR. So, binuhusan to eh. So, mag-adjust tayo ng konti. Ano? Ayan. So, pwede naman kasi mag-adjust. Ayan. So, ito po yung talagang trend niya. Ano? Okay. So, possible dito eh. Hindi ba? So, pwede pa nga tayo mag-adjust ng konti. Ayan. So, let's say dito. Ano? Sa mga week. Ayan. So, base po dito, siya ay channel pa rin guys eh. Diba? So, channel po ito, ano, pa-bounce-bounce lang siya. Okay, sell off, bounce, sell off, bounce, sell off, bounce. Okay. So, bali dito, tignan natin kung magre-retest dito, ano, sa 0.0039, sa AR. Ayan. Ayan, sa part na to, pwedeng ma-reach si ano, no? Si 0.0042 okay, around here. Ayan. So bakit po doon? Kasi siya ay trend line niya eh. Diba? 1, 2, and 3. So valid na po yan pagka 3 touches na si trend line, no? Ayan. Kaya there's a possibility na ma-hit to si 0.0042. Ayan. Tapos kung titingnan natin, so meron tayo ditong gap up, no? Gap up. Ayan. So, let's see kung siya ba i-retest or breakout dito, no? Ayan. Sa may 0.0042. Tapos, okay. So, moving average. So, check po natin dito, no? 50, okay. Tapos 100,
Tapos 200. Still okay pa naman po, no? 50, 100, and 200. So what about naman kay Cloud? So dito kay Cloud, so still flat pa rin eh. Ayan, ano, kasi wala pa siyang higher high. Flat sa lower and flat din sa upper. Tapos, so sa RSI naman, kung titignan natin, same pa din eh. Okay, tapos meron tayong trend dito, no? O, diba? Ayan, no? So, siya ay, no, tawag dito, pabuka, ayan, no? Diba? So, dito naman kay MACD, so, nag-flip ulit pataas kay si MACD line. So, tingnan natin kung siya ba sustainable, ano? Tapos, okay, sa histogram, higher high. So, this is a good sign. Since tayo ay nasa daily chart. So, syempre, dapat meron din tayo confirmation sa ibang mga indicators. So, dito naman po, breakout. Ah, diba? So, breakout yan, pag ganyan. So, yun nga lang, medyo nakasaw-saw lang, no? Sa may labas. So, we have 1, 2, 3, and 4. Ayan. So, dapat mag-print out to ng higher high, no? Supposed to be bukas. Okay? Ayan. So, tingnan natin. So, dapat makapanik dito, guys, eh. Sa part na to. Diyan. Okay. So, next po natin. Oops, wait lang. At i-save natin. Ayan, para mas okay, no? Ayan, pagka nag-update tayo bukas, hindi na tayo mag-drawing-drawing pa ng iba. Ayan, para mas mabilis yung ating daily update, no? Sa mga top trending stocks. Okay na. So, yung next natin kay AR is, eto si MAC. So, check natin to. MAC. MAC. Okay, so base dito. Okay. So, check muna natin, guys. So, siya ay nag-retest na sa ating trend line. So, ito po yun, ano? Diba? So, trend line yan. So, nag-retest na si MAC, no? 1, 2, 3, tapos 4. Okay, sa part na to. So, bali dito. So, yung ating update. So, nag-breakout na ba, guys? Ayan, so, retest pa lang dito sa may resistance, eh. Which is around 7 pesos, ano? Okay, around here. So, 1, 2, 3, and 4. Diba? Eh, sa may taas. Meron kayang trend. Ayun. So, meron ding trend, guys, no? So, we have here 1. Oops, wait. 1, okay. 2, 3, and 4. So, sa part na to, tignan natin kung makakapanik dyan, ano? Ayan, kasi meron tayong confluence sa ating downtrend line. Ayan. So, bali yung next natin, if ever na siya ay magbe-breakout bukas, so, ang next target is here. Ayan, sa may 7.30, let's say, 7.4 pesos, no? So, we have 1, okay, 2, 3, and 4. 4 touches, eh. 7.4 pesos. So, kung siya ay magbe-breakout, no? Tapos, yung support natin, eh, the same lang din, ano? So, ito po yun, which is around 6.55 pesos. So, series of touches din po yan, ano? 1, 2, 3, and 4. Ayan. Tapos, okay. So, sa moving average, let's start with 50. Okay, so medyo nag-breakout, pero nakasaw-saw pa lang sa may taas, no? Tapos, 100. Okay. 200. So, intact pa naman po, guys, ano? Diba? Si 50, 100, and 200. So, what about naman kay Cloud? So, dito kay Cloud, so, flat pa rin, no? Diba, parehas? Si upper and lower Cloud. Ayan. So, let's wait, no? Na siya ay makapanik. Diba? So, dito naman sa RSI, so, medyo nag-bounce na rin, ano? Ay, kung papansinin natin. Pero sa part na to, siya ay nasa resistance.
Diba? So, resistance yan, guys. Oh. So, na-hit na po niya, no? So, tingnan natin kung makakapanik or pullback. So, dito naman kay MACD. So, looking good. So, bakit natin nasabi? Kasi, si MACD line is nag-flip na pataas. Okay? And as well, sa ating histogram, higher low. So, based dito sa ating MACD, si MAC is medyo bullish, no? Ayan, sa part na yan. Tapos sa volume, so check natin. Okay. Okay, so wala pa rin eh. So, nag-bounce lang ng konti kasi ano to, support, no? So, we have here 1, 2, 3, and 4. Diba? Ayan. So, tingnan po natin, no? Kung siya ay makakapanik dito based sa kanyang volume. Ayan. So, i-save natin yan, guys. Save, save. So, what's next? Ayan. So, wait lang. At nag-save pa siya. So, next natin, MAC tapos MRC. 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 Ayan. So, ito pa yung mga trending pa rin, eh. No? Trending pa rin sila. Hindi mapalitan, ano? So, based dito kay MRC. So, doji candle pa rin, guys, right now. So, meaning po nun, so, the market is undecided. Ayan, no? Doji candle, guys, no? Market is undecided. Pero yung support natin dito is nasa 0.58. Ayan, kasi maraming touches eh. 1, 2, 3, 4, and 5. Diba? Tapos channel din to, guys, no? So, based po dito sa ating channel, siya ay pwedeng magkaroon na sell up hanggang dito, guys, no? Sa may 0.55. Ayan, so tignan natin kung may hit pa to kasi medyo malayo eh, no? So, mas possible ito, si horizontal support, which is around 0.58 to 0.6, ano, something. Ayan. Tapos, okay, sa moving average, 50. Okay, good. 100. So, okay pa naman, 200. Still okay pa rin. Ayan. Tapos, kay cloud, so, flat pa rin, guys. Ayan, kasi pababa siya, eh, no? High, lower, high, eh. Diba? So, sa part na to, lower high, guys, no? Bearish. Tapos, okay. So, sa RSI natin, tingnan natin. So, kung meron tayong trend line, so, meron, guys, no? Since 2019. So, we have here 1, 2, 3, 4, 5, and 6. So, hindi pa po siya nagtatouch doon sa ating trend line, ano? Diba? So, possible, ma-hit natin to. Ayan. So, trend line po yan eh. No? O, ayan. Tapos kay MACD. Okay, so medyo bearish sa part na to, no? Bearish tuloy. Bearish, no? Sa part na to. So, nagda-diverge si MACD line and signal line. Tapos dito naman, lower low sa may histogram, no? So, what about naman sa may volume? So, dito po sa volume ni MRC, so medyo nag-bounce. Pero hindi convincing yan kung siya ay hindi mag-create ng higher high, no? So, wala pa po tayo dito ang higher high sa part na yan. So, possible, siya ay retest pa lang bukas. Ayan. So, save natin. Save. So, may last pa ba tayo? So, parang may last pa, no, kanina. Ayan. So, wait lang natin mag-save. Save ka na. Tagal mo. Ayun, okay na. So, last natin, guys, is eto, si OR. So, search natin. OR. Okay, OR. So, parang ano to, no, mining ba? Mining stock. Si OR. So, base po dito kay OR. Hindi, tignan natin sa weekly chart para mas, ano,
mas okay. So sa weekly chart. Okay, so nag-bottom pala to, no? Ayun, no, si R. Diba, nag-bottom pala siya. So, ngayon, guys, kung titignan natin, so, nasaan tayo? Tayo ay nasa resistance. Right? Ayan, so, resistance to, guys, no? Which is around 1.25 pesos. So, pagka po nag-breakout dyan, so, what's next for ORE, you know? So, dito na po. Okay, around here. Diyan, ano na? Sa 1.55 pesos. Series of touches din. So, we have 1, okay, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yeah? Tapos yung support, since siya ay nasa resistance, so what's next for ORE, no? So, dito po, guys. Okay, support. So, possible ito yung support, eh. O, diba? Ayan. 0.88 pesos. Okay. So, we have 1, tapos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, and 14. O, diba? 0.88 ba sabi ko? 88 pesos. O, ayan. So, next natin, moving average. So, breakout nga dito, guys. Right? Tapos, 100. So, breakout din dito, no? So, by the way, sa 100 siya nag-bounce. Diba? So, na-trigger dito, no? Sa 100 day. Tapos, yung 200. Ayun, so, breakout. Fresh breakout, guys, no? So, this is very huge kung siya ay masusustain, no? Ayan, so fresh breakout dito sa ating 200. So next natin si Cloud. So okay, Cloud. So nakapanik na siya sa may taas ng Cloud natin. So meaning po niyan is bullish pag ganyan, ano. And as well, si upper and lower Cloud is pataas. So sign of bullishness, no. Ayan. Tapos sa RSI natin, overbought, which is around 83 point something, ano? Diba? Okay, around here. So, check natin dito kung meron tayong trend. So, just in case lang na meron tayo, ano? Na trend. Okay, so parang wala naman, ano? Eto. Pwede dito, guys. So, eto support na to. Medyo malayo yan. And support. Tapos yung resistance is where? So possible ito. Ayan. So tingnan natin kung makakapanik pa or pullback na, no? Si ORE. Tapos kay MACD. So dito naman. So medyo bullish pa rin dito, no? Ayan, kasi nagda-diverge si MACD line and signal line. And as well sa ating histogram, so grabe, guys. Okay, higher high na, no? Okay, sa ating histogram. So base po dito si ORE is bullish pa rin naman. Pero tignan natin kung sustainable ba, no? Ayan. So same din dito. Super huge, no? Talagang pinasok to. So, wala pang pullback, no? Oh, ayan. So, I think tapos na po tayo sa ating update for this day. So, salamat po sa inyong suporta sa ating channel, sa inyong panonood, at sa walang sawang pag-suporta sa ating channel. Ayan. So, nabubulal pa tayo. So, salamat po ulit. See you po sa next video. Bye-bye.